Hello, kami ang mga Balites. Ako si Gerald Balite. Kasi AA. Kami ay umaattend sa Wisdom Church of Manila since nung nag-start ang church. Sana natutunan namin yung will ni God about sa healing. Dati, before ako umattend sa Wisdom Church of Manila, meron akong idea or kaisipan na yung healing, pag sipon, yung mga ganyan, madaling sakit, kaya ni Lord yan. Pero pag mahirap, you have to help or parang kailangan na ng help ng doktor or ng diet or ng mga herbal, gano'n. And nagkaroon ako ng hyperthyroidism bago ako umattend sa Wisdom Church of Manila. At dahil doon, may mga times na sumasakit siya. And one time, talagang ang sakit-sakit niya, nagpa-pray ako kay Sis Aisel. And hindi pa natatapos yung prayer ni Sis Aisel na recording, ay gumaling na. Nakita ko doon na yung principle of agreement, kapag merong kang kaagrihan doon sa pinagpipray mo, ay talagang mangyayari siya. At dapat yung kaagrihan mo ay talagang full of faith. Ako kasi background ko nag-nursing ako. Iba pala yung science ni God. It surpasses logic, it surpasses explanation. In a snap of a finger, pwede ka palang gumaling. So ang taga-tagal na nung asthma ko ever since bata ako. So I've been taking medication, maintenance. So for me, parang ang bata ko pa may maintenance na ako. Tapos ang mahal niya, tapos dami niyang side effects. So finally nung na-encounter ko si Jesus through this church, nakita ko na, okay, pwede pala yung healing instant, pwede pala kay God yun, na in a snap of a finger, gumaling ako, nawala yung asthma ko. So, now, hindi na ako nagtitake ng maintenance medication ko. And hindi na ako nag-allergy. Pero kailangan pa rin ang diet. Isa pa naming breakthrough sa pag-attend sa Wisdom Church of Manila ay meron akong salary loan na it will take me 3 years para bayaran. So, nung napapanood ko yung mga seeds of abundance, seeds of testimony, sinasabi nila na nabayaran nila yung utang. So, parang na-build yung faith namin and talaga nag-declare kami as family and nag-agree kami as family na mababayaran din namin yung utang namin. And grabe, yung ilang digits ng utang ko, nabayaran namin siya agad-agad. Hindi siya nag-take talaga ng 1 year, talaga nabayaran namin siya ng biglaan. And nagulat din kami sa faithfulness ni God. Tsaka natutunan namin na to listen to God pag meron siyang instruction. So ang promise niya sa akin, yung utang namin, sa mata ng mundo, ang utang namin is millions. Pero sa mata ni God, it's just 3 pesos. So yun yung pinanghawakan ko, kahit imposible, nababayaran siya. Paulit-ulit ko sinasabi, every time meron kami na-encounter na maniningit, lagi kong inaalala yung sabi ni God, 3 pesos. Pag-blessing, sinasabi ko lagi, tina-times ko sa million. So mabawa, sumahod kami, 20,000. Sa mata ko, 20 million to. Pero pag-utang, nire-reduce ko siya in 3 pesos, 2 pesos. So lumiliit yung problem, lumalaking promises ni God. Isa pang breakthrough namin dito sa Wisdom Church of Manila is yung sa area ng offense, natutunan namin na it's a blessing blocker pala, na kailangan hindi pala kami magpa-apekto doon sa offense. Yung natutunan ko sa offense, siya pala yung nagdi-divide sa mga tao. Every time meron akong issue, ang iniisip ko lagi, sino bang totoong enemy? Dati kasi sinisisi ko yung government, yung ibang tao, yung kasalanan nila, ako, yung kasalanan ko. Yung pala, meron pala tayong common enemy. And natutunan ko yun sa church na doon ko yung buhos lahat. Okay, doon ko i-focus na ito yung enemy, siya yung gumagawa nun, siya yung nag-kill, steal, and destroy. So ano ang weapon na pwede kong gawin as a Christian? Yun ang word ni God.